What's up guys? Welcome to my YouTube channel again and you're watching Haji Moto Vlog. Asensya na at medyo maingay kasi dito tayo sa labas. Open na open. So dito tayo sa Guanzon, Olongapo City branch para i-quick review itong CRF 150. Okay? CRF 150. Nagpa-service lang ako at nakita ko lang to CRF. Kaya tara, isa-isa na natin, no? Pero bago tayo magsimula, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share kung nagustuhan itong video na to. Siyempre, comment kung meron ko suggestion or valid reaction pagdating sa video na to. Okay? Tara, let's go! Hello, good afternoon. Yan. At isa na namang motor ang ating feature ngayon dito sa Guanzon, Olongapo City branch. Okay, mamaya ka na XR 150L. Ito muna tayo kay CRF 150L. Yan, CRF 150L. Nice look, sporty guys. Yan. Okay. So ganda na pagkano niya dito guys, no? Ginto. Yan, sasabing gayaman yung shock. Yayaman ng shot guys. So yan, itong ano nga pala is sports type na pang ano, pang off-road. Yan, off-road. So simula tayo dito guys kay ano, sa headlight niya. Sa headlight, lamp, tapos ordinary halogen, tapos peanut bulb. Yeah, peanut bulb ordinary. Then para siyang ano, no, para siyang XRM yung itsura. XRM yung itsura na dito sa headlamp niya, no? Nice touch, no? Nice touch. Plastic, guys, no? Plastic dito, no? Tapos, okay. Sa quality ng ano niya, guys, very good. Plastic din. Ano siya, parang, tawag dito, stretchable, parang makunat, yan. So, bagay ito sa mga ano, pang alug-alugan. So hindi siya maano agad. Okay? So ito, ang size ng gulong niya dito, guys, is 2.75 by 21. So napakalaki, 21 diameter niya dito, guys. Tapos disc brake na rin siya, guys. 'Yon, kagandahan niya, disc brake na rin sa unahan. Okay? Then 'yon. So may takip siya dito. Ayun, pinaka ano niya, guard niya dito sa telescoping niya, siya. Okay? So pagdating dito sa mga buttons niya, so very may passing light siya. Yan ito. Yan. Passing light. Tapos high and low. Good quality of yung ano niya, mga buttons niya dito. Tapos yung handle grip niya dito is napaka kapit, okay? Makapit din, rubber. Kill switch. Yan, kill switch. Electric start, meron na rin siya guys. No? Tapos, ang tsura ng speedometer, odometer niya is digital na siya, fully digital. Wala ka na makikita ng analog. No? Tapos, as simple as that, yung ano niya, pinaka, ano niya, ignition niya, ito. Yan, alright. Okay, good as quality. Honda, no? Tapos parang ang liit ng ano niya, no? Ng, or standard lang talaga. Leaf type yung pinaka ano niya, side mirror niya, guys. Ayan, no? Oh, nandito ako. Ano ba naman? Kakayis. Sino naglagay ng picture ko dyan? Tapos yung tank niya, napakalaki. Di ko lang sukat kung ano ang ano, capacity nito kasi quick review nga lang to. Pasensya na sa mga ano, sa mga gustong malaman kung ilang liters, pero quick review lang to, okay? Pero I think nasa 5 to 6 liters or 7 liters yung tanke niya. Okay? So 150cc, 150L CCRF. Then yung color ng ano niya, meron siyang, kung makikita nyo guys, hindi lang siya gray, meron siya para nag-glitter siya dito guys, yung design niya.
So same here. Yan, nagparang naging glitter siya. So nice ano, nice detail. Yan. Tapos pagdating sa upholstery niya, makapal ang pinaka-upholstery niya dito. Yan. No, good. Makapal naman po, guys. Yan. Tapos ito, ito yung tambucho niya dito, guys. Dito talaga yung design niya, ayan. Ayan. No? Mayroon siyang ano, may takip siya dito. So guard niya 'to, tapos mayroon pa siyang isang guard na kulay gray. No? Usual. Okay? So ito yung kickstart niya, guys. I don't know if carburetor siya, pero parang wala akong nakikitang carb, no? Para wala akong nakikitang carb, para siyang F5 na ba to, guys? Yeah, titignan natin, guys. Parang ito yung pinaka-carb niya eh, no? CRF. But anyway, ito yung ano niya. Okay? Yung shifting shifter. Okay? Apakan, tapos para sa pillion, meron din siya. Nice touch sa pillion niya. And then doon tayo sa gulong sa likod. So sa gulong sa likod, guys, 4.10 by 18. So 18 lang to, 18 lang yung diameter nito. Compare natin to 21. So parang nakaangat ka, nakaangat sa unahan, tapos nakababa, no? Tapos monoshock siya, guys, no? Monoshock. Okay. Then kung makikita niya naman, tingnan niya naman, compare natin kay XR 150, meron siyang bakal, ito wala, no? So sa paano yung grab bar niya, no? Paano yung kaya yung grab bar niya? So but anyway, yun yung ano, wala siyang grab bar dito. Okay, tapos sa L ano niya, tail light, normally bulb, tapos ordinary bulb. Okay, meron din siya reflector dito para sa dito, reflector, tapos dito meron siyang light. Yan, yan, meron siyang light dito, guys. Tapos yun nga, disc brake na lang pala dito sa ano, likuran, disc brake. Yan, okay. Tapos ito yung susian sa lock. Lock, ah, tama ba? Lock. Okay. So all in all, hindi ako familiar dito sa ano, sa mga ganitong sport bikes, pero maganda siya kung matangkad ka. Nasa 6 footer kaya kaya, pero pag mga sa 5'4 ka lang, wala, hindi mo ito maano, mamanay, oh, kasi nga sobrang taas nito. Yan, sobrang taas. Okay, so yun, yun ang CRF, guys, for this quick review. Guanzon lang yan, guys, guanzon. So there you have it, guys, yun ang CRF 150L. L? Yan, 150L, dito lang sa Guanzon, Olongapo City. Dito lang. At sana nagustuhan nyo itong quick review. Sana medyo nakatulong sa inyong pag-iisip kung ito ang bibili nyo. Kung gusto nyo mag-info, punta lang kayo dito sa Olongapo City branch. Punta ng, kung galing ka ng south, after ng Kabalan. Pero pagkapunta ka ng north, bago magkabalan, okay? Yun yung Guanzon, Olongapo City, Honda. Okay? So this is Haji from Haji Moto Vlogs. Stay tuned. God bless and blah blah.